yung tinatawag natin biblical foundation ng church. The church ay necessary for salvation. Hindi mo pwede walang relihiyon, walang simbahan, walang church, no, walang religious organization to hold on to. Dahil kapag nangyari iyan, mawawasak din ang ating pananampalataya. Kasi yung meaning nila, Jesus alone is the Savior, kaya faith alone. No, hindi pwede yun. If you believe Jesus, you will be a member of the church founded by Jesus. So kaya right at the center of our icon is the Lord Jesus. And then there's St. Peter and St. Paul. So the church, the authority of the church is given to us by our Lord. So if you want full relationship with the Lord, then you must find Him. You will find the true faith in the Catholic Church, not somewhere else. Okay. Now, the first thing that we have to consider is the divine origin of the Church. Ibig sabihin, ang nagtatag ng Santa Iglesia ay hindi ordinary yung tao lang. Hindi si Felix Madano, hindi si Ellen Goldwhite, hindi si Eli Villanueva, hindi si Charles Stace Russell, hindi si Eli Soriano. Dapat ang ating Panginoon Jesucristo mismo. Dahil siya ay ang ating tagapagligtas, siya ang ating Panginoon. Kaya yung mga argumento ng mga born again na hindi na kailangan ng reliyon, sumapit na lang sa amin, tapos yung kanilang fellowship, newly invented, yun ay garapalang panloloko. That is deception. Yan ang intensyon ng mga yan ay iligaw ang tupa sa tamang landas, sa tamang iglesia na itinatak ng ating Panginoong Jesucristo para maging members ng kanila newly founded organizations. And so the church has its origin from God. Kaya tama na yan, divine in origin. Hindi siya human institution. So napakahalaga yan na dapat natin maunawaan. Very much more. Okay, so now we have the classic text for that. It is Matthew chapter 18. Jesus established the church. And so I tell you, Peter, pinagalata. Si San Pedro, he is coming, and I tell you, Felix. And I tell you, Eddie. And I tell you, Eddie. And I tell you, Ellen, and I tell you, Charles, Russell, but rather Peter. Kaya tayong mga kanulit mahal na mahal natin si St. Peter, walang kwenta sa atin ang mga Felix Manalo, mga Eddie Villanueva, walang kakata sa atin yung mga yan. Sina lang yung mga Felix Manalo, si Ka-Eddie, si Ka-Felix, si Ka-Eragno. Those names doesn't ring a bell for us Catholics, but we say St. Peter, St. Paul, Mama Mary, St. Joseph. Yan ang mga pangalan na nasa Biblia. At yan ang ating pinapangalan. Yung mga binigay ng Diyos sila, Mama Mary, galit na galit sila. Pag narinig na Maria, Maria, dahil alam po Maria. Diba? Nagwawala ng parang demonyo. Tapos pinapalitan ng mga ka-Eli, kung ano-ano kang kong.
natin, you are Peter. You are a rock. And on this rock, I will build my church. Oh, and the gates of hell will not overcome it, will not prevail against it. And so that is the reason why the church is founded not on a place, not on a government, but it is founded on a person. And that person is Saint Peter. So that's why tawag natin kay Saint Peter is the first pope of the church. Siya ang unang tao na pinagtayuan ng iglesia at siya ang pinamahalaan ng iglesia. Ah, hindi mga manalo. Hindi mga Soriano. No, kaya dyan para napakalingaw na ang salita ng Diyos. Pero ang sinasabi niya, yung tao sarado ang isip kahit malinaw na. Hindi pa rin maintindihan niya. Ay hindi na nakikita yung Peter ang nakikita nila Manalo Soriano. Kaya yan ay diabolical deception na nire-reject yung authority na binili ng Panginoong Jesus para ang ipalit ay ang mga taong hindi pinili ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya we are proud being Catholics and we are proud being connected with Saint Peter. Ah, napakahalaga yan para sa ating pananampalataya. Next point that we have to consider. Okay, so sabi dyan, Jesus established the church on Peter. God the Father chose Peter. Yan ay yung pagtatayo ng iglesia, hindi lang si Kristo nang tayo, kung hindi, yan ay bahagi ng plano at pagpili ng Diyos Ama. Kaya nasabi sa Vatican II, Lumen Gentium, yung origin of the church, hindi lang si Kristo, kung hindi Trinitarian yung origin. It was planned by God the Father, established by church, by Jesus, and then it was strengthened and guided by the Holy Spirit. So beautiful. Basahin niyo yung Lumen Gentium ng Vatican II. Huwag kayo maniniwala sa pananinira sa Vatican II. Napakaganda ng Vatican II. Ngayon, ano ang sabi niya? Good for you, Simon, son of John. Answer Jesus, for this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven. Yung faith ni Saint Peter, hindi gawa ng tao. Galing sa amang nasa langit. Kaya kung gusto mo ng tunay na pananampalataya, hindi ka pupunta kay Felix Manalo, kay Eli Soriano, kay Eli Villanueva. You go to Saint Peter. Kaya sabi lang, ano, faith alone lang. Pero gusto mo ng tunay na faith, hindi niya sa invento ninyo. Kung hindi sa iglesia na tinatag kay San Pedro. We don't need to invent new fellowship, new organization. Kami isasabi sa nag-iisa at tunay na iglesia tinatag kay San Pedro. Nandiyan ang dalisay at tunay at makalangit the truth of faith. Nasabi ko, hindi naman ako kay San Pedro itinag yung simbahan sa faith ni Peter. Kahit na magkaisa yun. If you are with Peter, you will have the faith of Peter. Kung ikaw ay kay Felix Manalo, wala sa iyo ang faith ni Peter. Paano mo makukuha yung faith ni Peter kay Felix Manalo? Di ba? Makakatagpo kayo ng ganyan, no? Na magkaroon kayo mga kalibating ganyan. Ay, hindi naman kay Pedro itinatak yung iglesia kung hindi sa faith ni Peter. Yung faith ni Peter, nasaan yun na kay Peter? Wala sa kusino mo impacto o impacta.
Kung hindi, doon sa pinili ng ating Panginoon Diyos. And if you want to have that true faith, you have to profess the faith of Peter. Nasaan yun? Nasa Catholic Church. Nasa Catholic Church. Kaya dahil dyan, no, we have to love St. Peter. Kasi sa, hindi naman actual talaga sa faith ni Peter tinayo. Ang sabi, you are Peter. You are a rock, and on this rock I will build my church. It was built on Peter. Pero yung faith ni Peter na kanyang ipinahaya ay divine revelation from God the Father. Kaya tawag natin sa kanyang ng simbahan, divine revelation. Ano ibig sabihin ng dogma? Dogma is a divine truth revealed by God. Through the church. And that is an absolute truth that cannot be changed. Okay. So kaya napakahalaga ni St. Peter at nagpananampalataya ni St. Peter. Nasaan ang tunay na pananampalataya na kay St. Peter? Kahit na yung mga ibang apostol, their faith must be connected with the faith of Peter. Dahil sa kanya, binigay ng Diyos Ama ang tunay at dalisay na pananampalataya. Okay. May tinahanap yata. Okay. Next point, please. Okay. And then, the church is indestructible. Hell shall not prevail. Ngayon, lahat ng reliyon, para masabi nila na tunay sila, sinasabi nila na yung tunay na iglesia na tinatang ni Kristo natalikod. Kahit natalikod, kaya itinatang muli ni Kaelix. Kinakailangan na yung itayo muli ni Kaelix. Ngayon ay muli tinatatang ni Kaelix. Yan ay kalapastangalan at kabastusan sa Diyos. Ang kabastusan kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Sa tapat na lang ang Panginoon that the gates of hell, may lahat ng Panginoon, hindi lang gate of hell, ginawa ng plural. Lahat ng pinto o kapangyarihan ng impyerno will not prevail against me. Walang kapangyarihan sa langit at sa lupa ang makapagpapabagsak ng Santa Iglesia na tatag ni Kristo. Hindi yan kaya gawin ni Satanas. Hindi yan kaya gawin ng impyerno. Walang demonyo, impacto, maligno, tiyaga, kapre, aswag na makapagpapabagsak sa Santa Iglesia. Panahon ng mga emperor ng Roma, yung mga pari, mga madre natin, mga saints natin, mga papa natin, pinupumuta ng ulo, pinapako sa krus, sinusulog ng buhay, pinakakain sa ngayon. Hindi nawasan, lalo dumadami ang Catholic Church. Ha? Yung communist regime ng Soviet Union, sinusulog ng mga simbahan, pinuhuli ang mga pari at pati.